Hello guys, good morning ka-TPC. Ayan, my name is Coach Randy. At yun nga guys, tapos na nga po tayo para sa ating pag-setup sa ating OBS. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano mismo mag-live sa page po natin. At yun nga guys, kung kayo po ay magla-live streaming, make sure na gumagawa po kayo ng sarili nyong page para po makapag-practice doon. Ito guys, paalala lang no, kung kayo po ay nag-OBS, pag kinilik nyo po yun, automatic nagpi-play po lahat ng video at saka music. Okay? Kaya po i-off natin kaagad yun, no? Baka kasi maghulat kayo pagka-click nyo po ng OBS, nagpi-play po lahat. Okay? Ayan guys, ang muna natin gagawin, off muna natin yung ating camera. At para yan po yung lumabas, para tayo pag tayo ay nag-live. Ngayon, maximize muna natin yan, no? Then, punta ka na mismo guys sa inyong FB. Sa FB po na kung saan na ikaw po ay magla-live. Kung saan group. Okay? Yeah, for example, ito pong gawa namin. Okay? Yan po yung gagawin. Ay, dyan po ako magla-live. Okay, ano mo natin. Yan. Okay? Guys, paalala lang no, kung kayo po ay magla-live sa group page, dapat po kayo po ay isa po sa admin doon, no, para po makapag-live po kayo. Okay? Ngayon guys, ito na nga po, nandito na tayo sa ating mismong sabi nating group page na pagte-trainingan. What's your on your mind? Click lang po 'yan. Then punta po kayo dito sa ating nakare dito, live video to. Pag kinilik niyo po 'yan, lalabas na po diyan yung stream. Okay? Ito, use stream key. Okay, ito po yung kiklik nyo yan. At may lalabas na link. Ito, dalawang link na to. Ang gagamitin nyo guys, yung stream key link. Okay, copy lang po. Pag nakopy nyo na yan, okay, maximize lang muna natin. Then, pag nakopy nyo na po yung mismo sa group page na inyong paglalayban, punta na po kayo sa setting mismo ng OBS. Okay, setting po tayo. Pag setting ko, punta po kayo sa stream. Okay, sa stream mismo. Pagka-click nyo yan, lalabas yung stream key. Do-double click nyo lang hanggang sa mag-blue siya. Delete nyo po. Kasi yan po yung nakaraan na ating link. Then, left click lang. Then, i-paste nyo po yung link na nakapin nyo. Apply muna. Then, sunod po tayo ay okay. Ayan. Ngayon guys, automatic, ito na po yung ating, parang nakaready na po yung ating live streaming na yan. Ngayon guys, ang gagawin nyo po, ipi-play nyo na po kaagad yung ano, yung video ay yung music. Para po pag nag-live tayo, narinig na kaagad nila yung sounds. Okay, click po natin yung sounds. Ayan. Okay. Then ito po, start streaming. Pag nag-start streaming kayo, guys, magpe-play na po. Okay, ito na po yung makikita. Ngayon, hindi pa siya actually live mismo sa ating group page dahil po kailangan pa natin i-go live yan. Kaya medyo delay po talaga. Baka nagtataka po yung iba, no? Medyo delay po talaga pagdating po sa ating mismong live na. Okay? Then, start streaming na po tayo. Click lang po ito. Pag lumabas na po ito, guys, live, okay, ibig sabihin, nagpi-play na po yan. Iyan na po yung unang makikita sa pagla-live po natin. Okay? At mapapansin nyo po dito, lumabas na po ito. Pero syempre, hindi pa siya naka-live. Kailangan nyo muna lagyan ng title. Sabihin po natin, training. Okay? Lagyan lang natin, training. Ayan. Tapos guys, lagay nyo po dito yung ano ha. Kung ano po yung mga music na gagamitin nyo, dapat ilagay nyo, lagay nyo ng credit. Lalagay nyo po, for example, yan, pinakamagandang lalaki. Lalagay nyo po, credit, Jano Gibbs. Lalagay nyo po yung pinakamagandang lalaki. Lahat po ng ginagamit nyo para po pag sinave na po siya yung ating live mismo, marinig po yung sounds. Kasi minsan pag na-detect po yan ng mismong Facebook, ay hindi po niya patutugtugin yung mismong mga music na yun. Kaya kailangan po lagyan ng credit. Okay? Then after po nun, mag-go live na tayo. Pag nag-go live na tayo guys, automatic na yan, magla-live po yan. Okay? Maglo-loading po siya, magla-live na po yan sa atin. Ayan. Naka-live na po yan guys, dun mismo sa page. Okay?
Kaya habang pinapatugtog yan, nagpaparami na po tayo ng mga manonood. Okay, then kung halimbawa na konti pa lang, pwede nyo po ulitin yan. At kung mag-start ka na, pwede mo nang i-play yung video. Stop mo muna to, guys. Stop mo muna, then diretso ka sa video. Ito ginawa natin. Then, i-play mo lang. Ayan. Medyo na ano siya. Ayan. Ayan. Automatic, guys. So, tingnan nyo yung nakikita yung ano. Okay. Nakikita po kung ano po yung lumalabas dito. Ito po yung live, ba? Ito po yung mismong live. Okay. Ayan. Ngayon, guys, pag nag-end na po yung sabi natin yung video, end na po yan, no? Automatic lalabas ulit yung ating logo dyan. Ayan. Ngayon, kung ready na kayo, guys, i-click nyo naman po yung video mismo, yung video captured. Ito po yung camera mo. Ayan. Okay. Pag nandyan ka na, guys, burahin mo na po ito kasi mamaya magagamit ka na ng display captured. Kung ano kasi nakikita ng iyong laptop, yun po yung makikita ng mga audience natin. Okay, delete mo na po yan. Kaya dapat may mas maina may isa kang cellphone. And then, i-ready mo na po yung inyong presentation. Okay, pag ready mo na po yan, ayan. Then, punta ka ulit sa iyong OBS. Ayan. Maximize mo muna. Ayan. Okay. Then, paliwanag ka. Then, pag ikaw po ay magpe-presentation na, guys, open mo lang ulit yung iyong malaking camera. Okay. Open mo lang ulit yung camera mo. Okay. Then, lalabas na po yan. Click mo naman yung nasa taas, guys, para lumabas po yung maliit na camera mo. Okay. Ngayon, pag ikaw ay magpe-presentation na, guys, yung speaker po, ito, yung logo mo, tanggalin mo lang yan. Automatic, guys, nakikita na po. Nakikita po nila yan. Kung ano po yung ginagawa mo, makikita nila yan. Kaya niready mo na po yung presentation mo para pag in-alt-tab mo, alt-tab, yan na po. Okay. Yan na po yung presentation na makikita nila. Hindi mo nakikita yung mukha dito sa gilid, pero automatic po, nandyan na po yan. Ako, guys, kasi dalawa kasi yung desktop na ginagamit ko, kaya namomonitor ko po yung aking presentation. Yan, guys, automatic yan po yung nakikita nila. Kaya, guys, mas mainam, no, meron nag-aalalay po sa inyo pag kayo po ay nag-live streaming. Okay, para merong sasabi sa inyo, mahina yung sounds, mahina yung music, mahina yung hindi nakikita yung slide mo. Okay, then pag end na po yung ating presentation, guys, okay na po tayo. Mag-alt-tab ka lang. Ayan. Bali, i-click nyo lang, guys, ito yung camera nyo mismo. Ayan. Okay, then, off nyo lang yung maliit na camera na yan. At ito na nga. Okay, then, paliwanag na kayo. Pasalamat na po kayo sa ating mga nanood. Then, pag halimbawa, guys, na tapos na kayo, gumawa na rin kayo mag-select na rin kayo ng video para sa outro. After po ng pagpapaliwanag nyo dito, mag-thank you na kayo, maipi-play naman kayong video. Okay? For example po, na may isa kayong video na ginawa, ito, i-play nyo lang yan, tapos off nyo po yung camera nyo. Yan. Diba ang pro ng dating? Okay? Nag-play na po, at hintayin nyo lang matapos, then mag-stop streaming na kayo. Okay, stop streaming nga, guys. Medyo na, ano kasi siya. Stop streaming, automatic po, masasave na po yan. Okay, sana, guys, nakatulong po sa lahat po, no? Sana nakatulong sa inyo at itry nyo na po siya. Subukan nyo na, guys, at gumawa na kayo ng sarili nyong page para mapractice nyo po na mapractice. At mas maganda rin, kung gagawin nyo po itong live streaming natin, bili na rin kayo ng pang-effects natin, katulad po ng V8 at yung maano kasi napaka-ganda niya, napaka-advanced niya. Pero kung hindi kaya, doon muna tayo sa V8. Okay? Maaari na kayo makapag-live streaming. At medyo pro yung dating niya. Okay? At yun, guys. Sana po makatulong sa inyo ng malaki at
Sana mas dumami po yung ating mga retailers and dealers at tuloy-tuloy lang tayo at excited po kami sa mga susunod na mga trainings natin. Okay, mag-ingat po ang lahat. To God be all the glory.